So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Pag-uusapan nga natin ngayon ang mga balak, kuwanin at mga target ng Los Angeles Lakers sa free agency na parating. At yan nga ang veteran shooter na si JJ Redick. Ayon nga sa isang Lakers reporter, ay ito nga daw si JJ Redick ay dapat tingnan pagmasdan. Sabi nga ay maaari nga daw itong si JJ Redick ay mag-end up signing with the Los Angeles Lakers ngayong offseason. Posible nga daw ito. Dahil ayan nga ngayon ang main priority na ng Los Angeles Lakers matapos nilang makuha si Russell Westbrook. Kailangan nila ng shooting para nga mabigyan ng spacing itong trio na to, itong big 3 ngayon ng Los Angeles Lakers. At alam nyo ba itong veteranong 3-point shooter nga na si JJ Redick ay isa sa pinakamagagaling na shooter sa buong mundo. Dahil sa all-time list nga, siya nga ay pang number 17 sa pinakamataas na 3-point shooting percentage sa buong history ng NBA. Siya nga ngayon ay nag-a-average sa kanyang karir ng halos 41%. At ang kaso nga lang o ang pwedeng maging concern ng Los Angeles dito sa shooter na ito ay ang kanyang edad, dahil mas matanda pa nga ito kay LeBron James, 37 years old na nga siya. At hindi nga lang itong si JJ Redick ang itinatarget ng Los Angeles Lakers ngayon. Ito nga ring naging wing player ng Chicago Bulls at ng Orlando Magic na si Otto Porter Jr. ay naging target na nga rin ng Los Angeles Lakers sa parating na free agency bukas. So ito ang Los Angeles Lakers ay meron ng mga tinatarget sa pangpuno ng kanilang roster. Kaya nga siguro pagbukas ng free agency, umpisahan na nga yan ng ofera ng kontrata. At para nga sa ating next balita, tungkol nga ito sa superstar ng Los Angeles Clippers na si Kawhi Leonard, dahil expected na nga na i-decline niya ang kanyang 36 million player option at maging unrestricted free agent nga siya. Pero wala namang mga balita na itong si Kawhi Leonard ay aalis, dahil nga ayon sa report ni Chris Sainz, para nga ito, itong pag-decline ni Kawhi ay para makipag-negotiate nga sa Clippers sa mas malaking deal o mas malaking kontrata at siguro mas mahaba na nga rin. So as of now nga, itong si Kawhi Leonard ay expected na bumalik dito sa Los Angeles Clippers. At para naman dito sa ating next balita, isa pa ring player ang nag-decline ng kanyang player option. At yan nga ay itong point guard na si Chris Paul. Ang dinecline niya naman ay 44.2 million para sa next year. Pero kagaya nga rin ni Kawhi Leonard, itong si Chris Paul ay expected na makipag-usap at makipag-deal nga rin dito sa Phoenix Suns. At nababali-balita nga na 90 million in 3 years ang kontrata na maaari niyang isign sa Phoenix Suns. So mukha nga magiging 30 million per year na lang ang kontrata ni Chris Paul. Pero mas mahaba naman ito at mas malaki sa i-decline niya ngayon. So yun nga guys ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan yung ating video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ko na, dahil everyday meron tayong mga NBA updates. At kung gusto nyo pa rin ma-update about sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. So yun lamang, see you guys next video. Bye.